Kumusta mga idol, King Jen is back. Sa ngayon ang pag-uusapan natin ay patungkol sa naging laban ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Tara't samahan nyo ako at i-recap natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa laban na to. Nagsimula ang first half na kontrolado pa ng Lakers ang laban dahil sa pagiging agresibo ng team captain nila na si LBJ. Sa mga oras na to, umiscore na siya kaagad ng 18 points with 4 rebounds at 3 assists. Dahilan para makakuha nila ang kalamangan kontra sa Dallas sa score na 54-43. Sa pagpasok ng second half, tila parang nagbago ang lahat para sa Dallas Mavericks. Kasi matapos nila matambakan ng 11 points, bumawi na sila mga idol at nagawa pa nga nilang tambakan ang Los Angeles Lakers ng as many as 19 points sa score na 94-75. Sa fourth and final quarter, lumaban pa sana ang Los Angeles Lakers at nagawa pa nga nila ditong ibaba sa single digit yung kalamangan ng Dallas. Pero guess what mga idol, hindi naman pumayag si Luka, Wood at Hardaway na masayang nalang pinaghirapan nila. Bali silang tatlo kasi yung naging dahilan kung bakit nila nakakuha yung panalo sa laban na to sa score na 124-115. Pinangunahan ni Luka Magic ang opensa ng Dallas matapos umiscore ng 32 points, samahan pa yun ng 9 rebounds at 9 assists. Sumunod naman sa kanya itong si Christian Wood na umiscore ng 30 points with 8 rebounds, 7 assists at 4 steals. 26 points naman mula kay Hardaway Jr. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 38 points, 6 rebounds at 5 assists ni LeBron para buhatin ang kanilang kupunan. Malakas pa rin talaga tong si LBJ mga idol, kaso nga lang wala man lang nag-step up para tulungan siya. Imagine pang year 20 na ni LeBron dito sa NBA, pero siya pa rin nang inaasahan sa kanilang kupunan. Parang hindi naman ata to kapanipaniwala, bukod kay LBJ, sino pa kaya o sino pa nga ba ang kayang gumawa nito? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Napansin ko lang din kanina mga idol na parang hindi pa rin nagbabago ang rotation problem na nakikita ko sa Lake Show. Sa final quarter kasi, after being down by 14 points, gumamit pa sila ng small ball, which is bad idea against Dallas lineup, lalo na't andyan pa nga itong si Christian Wood. Sa mga oras na to, pinagsabay kasi ni Coach Darvin Ham sina AR-15, Pat Bev, Russ at Walker sa loob ng court. As expected, dahil sa small ball lineup, imbis na makahabol, mas lalo pa silang natambakan. Sa huling mga minuto, gumamit naman sila ng big man kaso nga lang mga idol, it's too late na. Pero at least, ibaba nila yung kalamangan sa single digit. Congratulations kay Coach Darvin Ham. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy, King Jan. I'm out.